negative, 24 ngayon mga kainags, ano? Mas mababa nung mga nakarang araw na negative 37. Nako. Itong mga nakarang, itong mga darating na linggo, mas mababa pa yung temperature natin. Yan, dito muna tayo, no? Habang hinihintay natin mapuno yung truck natin ng gasolina. So malakas, malakas makaubos ng gasolina yung every 5 hours natin yung pinapaandar, no, yung ating gasolina, kasi nga kailangan natin paandarin kapag sobrang lamig ng panahon, mga kainags, ano? Kaya kahit na hindi tayo umalis, kahit nasa bahay lang tayo or nasa trabaho lang tayo, kailangan kasi nating i-start yung makina na sasakyan natin para hindi ma-frozen at maiwasan natin yung pagka-drain ng battery ng ating mga sasakyan. Kaya dahil doon, naubos ka agad yung ating gasolina, no? Hindi naman naubos, no? Malaki yung ibinawas doon sa regular na pagpapagas natin. So ang gas ngayon, ngayong araw ng Monday ngayon, mga kainas, ano, January 15, 2024. Tama ba? January 15, 2024. $1.27 ang gasolina ngayon per litro. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Tapos isa pa, naka 4-wheel drive tayo ngayon. Kailangan natin gumamit ng 4 na gulong. Yan, 4 high drive, para maiwasan natin yung madulas, mapagkadulas ng ating sasakyan habang nagdo-drive tayo. Ay, baka puno na, sandali lang, ha. Tingnan natin, mga kainags, ano. Ito. 60. Yan. Konti pa. At least, dapat kasi, pag 2 weeks, meron pang natitirang 1/4 yung gasolina ko, eh. Pero ngayon, 2 weeks, parang konti na lang yung natira, no? Less than 1/8 na lang yung natira sa gasolina natin. So ganun talaga, malakas ang gasolina natin pagka winter. Ayun, umangat na, gasolina natin, ano? Alright. So bali dun sa 70 dolyares na binayad natin, o regular na gasolina, 55 liters yung nailagay natin sa sasakyan natin. Okay na yan, good for siguro mga 13 days, ganyan. Abuti yan. Huwag lang uli sana lumamig. Siyempre pag lumamig uli, papandarin natin uli, ano, maya't maya yung ating sasakyan. Kasi mas malaki ang problema natin pagka hindi umandar ang sasakyan natin. Kaya okay lang na maubusan kaagad ng gasolina. Huwag lang na hindi umandar ang sasakyan natin dahil mas malaking abala. So tara na mga kayo, nags, alis muna tayo ngayon. Ayos. So hindi ko muna pinatay yung makina ng sasakyan ko, mga kainags, no. Sinigurado ko muna na may kuryente yung ano, yung saksakan ng block heater natin. Kasi kung walang saksakan ng kuryente yung saksakan ng block heater natin, hindi uli natin i-start yung sasakyan natin at maghahanap tayo ng ibang mga gumagana ng mga plug dito. Mabuti naman gumana, kaya ayos tayo rito. Yan. So kung napapansin niyo, ano, dapat nagpa-park ako niyan pagka winter, yung unahan ng sasakyan ko nandito. Eh since na hiniram ng ating panganay na prinsesa yung cord natin, ganto muna. Ganto nang ginawa ko. Yan. Kasi ang purpose ko, mga kainags, ano, kaya lagi ako nagpa-park yung unahan natin palabas doon. Yung unahan nito, ito nandito doon yan, pag nagpa-park ako, no. Ayun. Parang ano, nakita niyo yung kulay blue na sasakyan, dapat ganyan ako mag-park. Kasi kung sakaling ano, hindi gumana or hindi umandar ang sasakyan natin, mas madaling mabuksan yung harapan ng sasakyan natin, at kung may magbo-boost na sasakyan din, mas madali kung ikukumpara natin sa nakaganto, di ba? Yan, so mahirap. So yun, madaling i-boost yun, kasi yung sasakyan na magbo-boost ng sasakyan na yun, kalimbawa nawala ng na-drain ng battery noon, hindi gumagana. Paparada lang sa harapan ng truck na kulay blue na yan yung magbo-boost ng sasakyan na yan. So, kaya pag winter, ganun ako mag-park. Kahit summer na rin, tsaka komportable rin kasi dahil mabilis lumabas, no? Pag nakapark tayo ng nakaganyan. Pasok muna ako, mga kainags, at medyo malamig.
Yeah, so napaaga yung dating natin dito sa trabaho, no. Meron pa tayong mga ilang minuto para magstay. Yan. So by the way, mga kainags, ano, gusto ko nga pala uling magpasalamat sa mga comment ninyo. Thank you very much. Na-appreciate nyo yung aking effort, yung aking mga content na ginagawa during sa malamig na weather. Yan, medyo parang ano ako sa lamig. Medyo malakas-lakas ng konti sa lamig, ano. Hindi naman yung sobrang lakas. Kumbaga parang meron akong laban sa lamig. Pero hindi naman yung sobrang matagal sa labas. Yan, hindi ko rin kaya, no. Kumbaga kung madali lang, yan, kaya. Awa naman ng Diyos, eh, nabiyayaan tayo ng ganong klaseng ano, no, abilidad physically. Yan. Yan, dito muna tayo mga kanis, may papakita lang ako sa inyo, no. Yan, iniiwasan ko rin kasi masyadong naglalakad gawa ng pag naapakan natin yung snow, maingay sa vlog. Kaya medyo dandahan natin sa paglalakad. Yan, kasi gusto ko lang silipin to mga kainis, ano. Kung naalala nyo dati, ito nung summer, no, bago mag-snow, bago mag-winter, pinakita ko na rin to dati. Yan, gusto ko lang din kayong update kasi gusto ko rin magkaroon ng documentaries dito sa lugar na to, no. Ayan, no. Yo, dati wala pa yung building na yan, ano. Tinatayo pa lang dati yan. Ngayon, ito na siya ngayon. Dito tayo, pasok tayo rito sa yan, sa medyo masalimuot. Yan. Dito lang tayo. Yan. Ha, yan, no. Yan. Kikita niyo yan, ano? April 17, 2023. Wala pa yung building dyan, ano? Siguro in the future, may nakatayo ng building dyan. Hindi natin makikita yung daan doon. Ayan, ano? Zero ground pa lang siya ngayon, ano? Dati wala pa yan, eh, no? Grabe, pati kahit ito mga kainags, kahit ito, wala pa rin dati to. Meron din akong documents yan, no. Hindi nasa ano ko lang, hard drive ko, eh. Wala pa dati yan, nung ginagawa pa lang din. Meron din akong picture niyan, tsaka videos. Yan din. Yan. Alam nyo, nung 2011, nung na-hire ako rito sa Gordon Foods, no, mga kainags, mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon, tanaw na tanaw mo, kitang kita mo yung doon sa dulo, kasi wala pa dati yan, eh. Ngayon na lang nagsulputan na yung mga building na nandyan, ano. So by the way mga kainags, ano, meron lang din pala akong gustong i-share sa inyo. Siguro 5 years ago, meron kasi akong ano, eh, yung kontrata sa mga kuryente, no, mga kuryente, mga ganun, tsaka sa Telus. So nung mga nakaraang buwan, nagtataka ako. Sabi ko, bakit ang tataas na mga binabayaran ko sa Telus at saka sa Direct Energy. Dati kasi ang binabayaran ko lang sa Direct Energy nasa 350 pag winter, no. Yan, mamahal kasi pag winter kasi nga furnace heater natin bumubuga yan, eh, no. Nagtataka ako, tapos sabi nung tinawagan ko, nagtanong ako bakit, sabi ko tumaas yung aking bills. Ganun din sa Telus. Tapos na-discover ko, sabi kasi nila sa akin, kaya po tumaas yung bill nyo sa Telus tsaka sa Direct Energy kasi natapos na yung kontrata nyo sa amin. Ah, ganun pala yun. Pag hindi ka nakakontrata sa kanila, mas mahal. Pero pag nakakontrata ka sa kanila, nakasubscribe ka sa kanila, mas mura. Yun pala yun. Kaya pala sa Telus ang binabayaran ko 175 or 155 buwan-buwan. Sa loob ng dalawang buwan, ano? Kaya tinawagan ko, sabi ko kasi dati ang binabayaran ko lang $100. Isang buwan na yun. Parang unlimited. Eh, ba't ngayon tumaas? So sabi rin sa akin ng Telus, kasi nga natapos na yung kontrata ko yung dalawang taon. So kaya nung nirenew ko, bumalik uli sa $100 yung binabayaran ko. Yun. Eh, buti naman natawagan ko. Kaya pala ganun. Yun, na-discover ko. Kaya i-maintain ko rin dapat yan. Every 2 years tatawagan ko yung Telus. Tapos 5 years naman doon sa ano, sa kuryente. Malaki rin yung dinadagdag mga kainis pag hindi na kontrata, no. Yan. Pero pasok na tayo sa loob, ano. Yan yung parking natin ngayon, no. Yan. So walang hangin, yan, no. Kasi yung mga bandila natin, mga flag natin, hindi nakawagayway, nakababa lang. Yan, kung may mahangin man dito, yung nagsasalita, mahangin.
Ang corny ni Kalbo. Ay, salamat. Uwian na naman. Oh. So mga kainag sa no, ngayon ang temperature natin ay negative 24. Yan, mababa, di ba? Kung ikukumpara natin ng mga nakaraan, negative 35, negative 37, negative 40 sa gabi. Nako. Pero ngayon ko napapansin niyo mga kainag sa no. Ayan o. Ito yung ating harapan ngayon ano. Negative 24. So hindi na siya ganun kalamig. Pero syempre yung mga sasakyan ko napapansin niyo, nakaano pa rin niya, nakasaksak, no? Ayan oh, kita niyo ba? Nakasaksak yung mga sasakyan ano. Hanggang doon yan mga kainag, ano? Yung iba nakasaksak, yung iba hindi rin nakasaksak, no. Ayan. Kita niyo no. Mukhang nag-snow kanina, no. O nga nag-snow kanina kasi tingnan niyo yung mga taas ng sasakyan, no. Hmm, may mga snow? Oh. O tsaka nag-snow dito. O ayan o. Yan yung truck natin mga kainag siya no. Yan. Snow. So mga kainag siya no. Ano nga pala ngayon ano? Alas 11 ng January 15. Lunes ngayon. So ngayon baka mapanood nyo na to. Bukas na. Bali dun nga pala sa mga taga Pilipinas, mga viewers natin, subscribers natin sa Pilipinas ano. Ahead kayo ng ilang oras no, siguro kung dito ay January 15, diyan sa inyo sa Pilipinas ay January 16 na. So kung hindi ako nagkakamali ano no, ahead ang Pilipinas ng 16 hours, yan. Kaya January 15 dito, January 16 na diyan sa inyo. Yan, tapos sa syempre edit ko pa to eh, kaya medyo delayed no. Ha. Yun. So, ay, ganun pala dapat. Ha. Okay, ganun. Okay, ganyan no. Huwag na tayong bubuga sa harap ng camera kasi ano, makikita niyo yung ngalangala ko. Yung lukalob-looban ng bunganga ko makikita niyo. Kaya pag humika pa ako ganyan na lang. Ha. mukhang bugoking. Tanggalin muna natin to. Tawa tayo ng tawa mamaya, baka makalimutan natin to eh. Mas sumama pa tong black heater natin sa ano no. Yan. Sa bahay, tanggalin natin. All right. Oops. Kailangan ko tanggalin 'to mga kainag. So tatanggalin ko muna, no. Yan. So magkita na lang tayo bukas na mga kainag. Sana tutuloy na lang natin yung vlog natin bukas. Yan kasi medyo may mga gagawin pa tayo ngayon. Kailangan natin magmadali. So see you tomorrow, ha. Yan. Araw ng Tuesday bukas sa dito sa Canada, Alberta. Pero diyan sa Pilipinas, Wednesday na. Okay. Kumusta? So, Kino, may mga nagusto magkumusta sa'yo eh. Ginising muna kita kasi ito lang yung oras natin eh. Hello. Ha? So, teka muna. Pakita kita muna. So, mga kainag, ito na si nanay kinakausap ko. O, nanay, sa kumusta mo sila? Say hello. Hello, kumusta? Sabihin mo, sa camera ka, sabihin mo, kumusta? Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta kayo lahat? Marami kasing nagtatanong, kumusta ka na raw? Yung dalawang aso na, kumusta? Ay, okay na. So, nakakain na ng dog food? Oo. Good news. Tapos, magpapadala ako dyan ng, ano, ng extra para bilan mo sila ng ano, pabilan mo sila ng karne ng baka para maka, ano, gusto ko maging malusog sila. Yung yabang, eh, no? Atay? Oo, atay, yan. Gusto ko maging masaya sila. Ano, selos yung isaw. Ang dugpot pala ay 1,009 ang ano? Ang alin, isang sako? Sige. Padala tayo dyan, syempre, dadagdagan natin, padala natin sa'yo. Ilan ba, magkano bang gusto mong padala ngayon? 1,000,000 piso? Oo. Ay! Baka kulang pa yun ay. Gawin natin 2,000,000 piso. Yan. Hindi kasi sabi nila ba't daw hindi ko pinapakita na binibigyan kayo ng pera. Merong nag-comment kasi, ba't daw hindi ako nagbibigay ng pera sa inyo. Pero wag na natin pag-usapan yun. So, at ginising ko si nanay mga kainags no, kasi ano oras na ba ngayon? Dito sa Canada ay alas 10.
Yan, tapos sa Pilipinas, anong oras dyan ay? Alauna, no? Alauna. Nang madaling araw. Oh, naistorbo ko na, inistorbo ko na si nanay sa pagtulog kasi hindi ko makontak pagka ano, salisi yung oras kasi natin eh. Eh since day off naman tayo ngayon, tsaka si nanay eh pwede naman bumalik sa pagtulog yan mamaya. Kinumusta lang natin. O, kinukumusta lang kasi kita syempre. Ito si Toto at si Dundon. Aba, nandiyan si ano, si Boss Chief tsaka si Dun, si ano, si Mr. Accountant ngayon. Sabi ko nga. Ba- hindi mo nabasa doon? Hindi ko nabasa eh. Anong ginagawa? Ba't bumalik sila dyan? Work, ano? Work ay, related? Si Sunny Boy ay may training sa magsaysay bukas. Oh, tapos? Ituto, ganun din. Sino ba? Si Sunny Boy o si Boss, si Mr. Engineer mo o si Mr. Accountant nandyan? Si Boss Chief at si ano eh, si Engineer. O sabi mo kanina si Dundun, si Mr. Accountant, kala ko nandyan. Ah, nandyan sila ngayon. Oo. Ayos, ayos. Di may kasama ka na naman pala uli. May kasama ulit ako. So yun naman mga kainex, ano? Ah, kakatapos lang namin mag-usap ni nanay. At masaya naman ako syempre kasi nakausap ulit natin si nanay, although ginising natin siya, no? Madaling araw na doon eh. So siguro nakalimang tawag ako, no? Bago siya tumawag. Sabi niya kasi sino ba yung tawag ng tawag na to? Ay yung anak ko palang gwapo, sabi niya gano'n. Kaya siya na yung tumawag. So okay naman, nalaman natin na okay naman siya doon. Tapos nandoon si Boss Chief tsaka si Mr. Engineer na sa bahay namin kasi nga dahil sa kanilang trabaho, work related, kaya bumalik sila ng San Jose Occidental, Mindoro. Maganda na may kasama pa si nanay kahit papaano. At saka yung dalawang aso, may mga nagtatanong doon sa dalawang aso natin sa San Jose Occidental, Mindoro. Good news mga kainis, no? Dahil nasasanay ng kumain ng dog food yung mga aso natin na nandoon. O diba? At syempre higit sa lahat, papakainin natin ng masasarap yung mga aso natin, mga kainex, ano? Yeah. Aga, katulad ng mga ginagawa natin pagpapakain dito sa mga aso natin sa Canada. So yun lang, in-update ko lang kayo kasi may mga nagtatanong kumusta na si nanay at yung dalawang aso. Okay naman po sila. Maraming salamat po. Thank you. Yan, so katatapos lang namin mag-usap ni nanay, mga kainex, ano? At syempre kailangan ko isang tuto sa nanay ko yan, eh. Base niyo ba? Thank you, nanay. Ingat ka palagi. I love you. And we missed you. Yan. Send na natin. O, send na yan, mga kainis, ano? Mababasa na ni nanay yan. Ngayon din, bago matulog. O. Yan. Eh, alam nyo, mga kainis, ano? Napakagandang magbigay tayo ng magagandang mensahe sa mga matatanda na nating mga magulang. Especially sa nanay natin, no? Kasi isa yan sa mga, nako, magpapasaya sa kanila at magpapalakas sa kanila. At magmo-motivate sa kanila na, syempre, maging ganado pa sa mga natitirang taon nila, buhay nila dito sa Pilipinas. Yan, diyan lang na lang natin sila mapapasaya, mga kainex, sa pagtawag natin sa kanila. Tsaka sa pagbibigay ng mga message ng mga very, yung sweet, yan. Syempre, alam nyo mga kainex, may mga nagko-comment sa atin na, mga subscribers, viewers na sinasabi nila na maswerte pa raw tayo dahil buhay pa yung mga magulang natin. Ah, although buhay pa yung nanay natin, yan. Tatay ko, rest in peace, yan. Buhay pa yung nanay natin, kahit papaano ay nasasabi natin yung pagpapasalamat natin sa kanila nung pinapalaki nila tayo, nung dinadala nila tayo sa kanilang sinapupunan. Kaya kahit sa gantong mensahe man lang, kahit na hindi tayo makapagbigay financially, pero message na napaka-sweet, pagtawag, napakalaking bagay na yun mga kainex. Yung lungkot nilang mararamdaman, mawawala yun. Pagka nakareceive sila ng napakagandang mensahe mula sa kanilang mga anak. Drama ko, no? Naalala ko dati yung kantang ano eh. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ang nanay at tatay mo ang iyong ilaw. Ano nga kasunod nun? Abira. Yan, alam ko mga kainags, ano? Nagsasawa na kayo sa araw-araw nyo lang nakikita ng nagsushovel tayo ng snow dito sa Canada, no? Eh wala, eh, ganun talaga, no? Eh yun talaga yung ating araw-araw na nangyayaring magagawa ngayon kundi mag-shovel ng snow. Alam ko eh
nagsasawa na kayo sa tuwing nakikita nyo tuwing umaga may snow, magpapala ng snow, yan. Nakakasawa talaga mga kainags. Talagang nakakasawa. Talagang nakakasawa, ano? Kasi kung kayo nanonood lang kayo, nagsasawa na kayo or naiinis na kayo na laging snow ang pinapakita ko sa inyo, laging nagsoshovel. Eh how much pa kaya kung kayo yung nagsoshovel? Sigurado magsasawa kayo at mabubuisit din kayo, ano? Pero hindi naman tayo nagre-reklamo mga kainags, ano? Hindi tayo nagre-reklamo, kumbaga eh, pinapakita lang natin sa inyo kung anong buhay dito sa Canada pagka ganitong winter at laging madalas mag-snow. Ayan, ayos, mabuti na lang. Hello, Joanne. Mabuti na lang, eh, meron tayong gamit ngayon. So, syempre, umpisahan natin dito. O, ayan, o. By the way, gusto ko nga pala magpasalamat mga kainags dito sa ano, no? Sa Heaven's Beauty Hub. Yan. Kung saan eh, madalas umu-order yung ating mahal na Reyna. Tsaka sa may-ari ng Heaven's Beauty Hub, shoutout sa inyo. Yan. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Tapos sa umu-order si mahal na Reyna, nagulat siya, meron na kasama. Ito, nakalagay, 2 inags. Nako, moisturizing cream. Maganda raw to, buksan nga natin. So maraming maraming salamat, no? Talaga naman. Naalala pa ako. Thank you. Tapos sa, uy, bakit parang may bawas na to? So ito yan mga kainags, ano? Parang meron ako nakikitang sundot ng daliri rito, ha? Pambira, sabi ko na nga ba eh. Yung moisturizing cream para sa mukha nating makinis at malamistisong kutis mga kainags, ano? Yan. Tsaka ito pa mga kainags, ano? Talaga nagpagawa pa siya ng pangalan natin, ng Isagani Ilidan. Yan, ball pen to mga kainis. At saka to, hindi siya nakadikit, no? Talagang parang nakaukit siya, oh. Yung pangalan, nakaukit, hindi talaga mabubura. Ball pen. So maraming maraming salamat sa may-ari ng ano, nito. Heaven's Beauty Hub 17. Thank you very much. Salamat. Kailangan subukan natin, di ba? Para hindi pasukan ng lamig yung ating mukha. Para yung mga natural oil ng ating mukha ay hindi masira. Yan. Ah, lagyan natin mga kainags. Lagyan natin. Lagyan natin, oh. Yan, para ano. Di bali ng pasukan ng hangin ng ulo natin, huwag lang ang mukha natin mga kainags, no? Mahirap na. Yan. May pagka-corny, no? Pasensya na kayo mga kainags, ha? Hindi lang talaga, eh. Yan. Alright, pwede na. Ang ganda, ha? Parang feeling ko may protection yung mukha ko, ah. Ayos, ayos. Mamaya natin anin yan. Tap. Ayan, maraming salamat uli. Yun mga kainags, ano? Maraming maraming salamat sa panunood. Yan, thank you very much. Pero bagong lahat, shoutout muna tayo, no? Shoutout kay Ayi Rica Frente. Yan, shoutout siya. Tsaka happy birthday kay Cherry Ann sa ngayong araw ng January 16. 2024, Tuesday. So mga kainags, maraming maraming salamat sa panood ng videos, sa mga comment ninyo. Thank you very much. Marami kami natututunan, ano. Thank you sa pag-share ng inyong ideas. At saka siyempre sa mga likes, don't forget. Tsaka naman baka pwedeng pa-share naman mga kainags ang YouTube channel natin para naman maabot ko yung 100,000 subscriber. Kasi yun yung impossible dream ko eh. Baka pwede lang naman. Wala namang masamang makiusap, di ba? Thank you very much mga kainags, ano. So, kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli, mga kainags.